Maraming salamat sa pagnood. Welcome sa Trillionaryo, ang puntahan ng mga future trillionaires para ma-inspire. Mga kaibigan, ang daming nangyayari sa mundo ngayon. Second mutation ng coronavirus, gulo sa Amerika, at yung latest na Dacera case. Lahat ito ay mga current events na dapat nating bigyan pansin at dapat aware tayo. Kami ay nakikirami sa pamilya ng biktima at kami ay nagdadasal para makamit nila ang hustisya. Ngunit hanggang kailan and to what extent should we get involved in trying to solve the case? Marami mong nakikita sa social media na panay ang share nila ng mga latest videos at links. Kasama na rin doon ang kanilang haka-haka at kung ano-ano pang tingin nila ang nangyari. May nakikita naman ako nag-aaway-away sa mga comment section at lahat sila ay mistulang tama. Nagmumurahan pa nga. Buong araw nilang pinag-uusapan sa mga chat groups ang mga kanilang views, haka-haka at prinsipyo. Mga kaibigan, ano ang main goal nyo para pag-usapan at mag-comment-comment at mag-chat ng chat at mag-share ng share? Sige, let's say na tama ang naging views nyo at based sa mga prinsipyo nyo, tama din ang iyong haka-haka na buong araw nyong dinedicate para i-comment sa mga links at sa mga chat groups. Na-promote ba kayo sa trabaho? Sinagot ka ba ng nililigawan mo? Tumaas ba ang sweldo mo? Kung isa ka sa mga nawala ng trabaho dahil sa COVID-19 pandemic, bigla ka bang nagkatrabaho? Yung waistline mo, mula 40, biglang naging 30 ba? Hindi po namin sinasabi na ibaliwala ang issue na ito. Inuulit po namin, napakulungkot ang sinapit ng biktima at nakikiramay po kami sa pamilya. Ngunit, kailangan natin gamitin ang ating oras for self-improvement at self-education. Kasi kung lahat tayo mag-improve, mag-improve din ang ating society. Kung nagustuhan niyo yung message na to, paki-smash ang like button. Kung nag-agree naman kayo, please write improve sa comments and don't forget to subscribe. I'll see you on the next video. Keep learning because life keeps teaching. At laging tandaan, good vibes, good life.